20 segundo lang, ganyan kabilis ang isinagawang pagnanakaw ng mga armadong lalaki sa dalawang tindahan ng alaha sa SM Mall of Asia. Ginamit nila sa pagbasag ng mga salamin ang pipe wrench o liabe tubo na naipuslit nila sa pamagitan ng pagdaan sa fire exit. Nahuli ang isa sa mga suspect na nakunan pa ng isang kalibre 45 baril. My report, si Marisol Abdurrahman. Pasado las 7 kagabi, narinig ang putukan sa loob ng SM Mall of Asia sa Pasay City. Unang rumisponde ang mga babaeng pulis, saka sumunod ang iba pa nilang kasamahan at SWAT team. Sunod-sunod na nang sara at nag-lock ang mga establishmento sa loob ng mall. Wala na isa sa mga customer ang pinayagang lumabas. Hindi rin pinapasok ang mga nasa labas ng mall kahit pa mga miyembro ng media. Huwag po kayong mag-govern ng walang payong tulot kasi hindi naman po premises pa po ng SM to eh. Oo, alam namin pero meron pangyayari. Kaya kami nag-cover. Kaya nga po, hingin muna kayo ng premises kung papayagan kayo. Hanggang sa magkagulo sa isang kainan. Maya-maya pa, lumabas ang mga pulis kasama ang isang lalaki. Miyembro raw siya ng grupong sumalakay sa dalawang tindahan ng alahas sa loob ng mall. Mabilis ang mga pangyayari. Sa loob lang ng 20 segundo, halos malimas ang mga alahas. 2 sa 10 suspect ang nagpuputok pa raw ng baril. Saka sila nagbihis ng damit at sumabay sa mga tao. Sa ganitong paraan daw nakatakas ang mga kasamahan ng naarestong lalaki. Nagtakbuhan. So, ang ano natin, yung iba, they mingle with the fleeing shoppers. In fact, yung na-recover natin, yung nahuli, may dala rin siyang another set of clothes. So, ibig sabihin, may dala siyang ibang damit, sir? May ibang dalang damit siya. Batay sa isang damit na kanilang na-recover, sugatan na ang isa sa mga suspect. Sugatan din ang isang empleyado ng isang tindahan pero maayos na ang kanyang kondisyon. Nakuha mula sa na-arrestong suspect na si Brian Bansawa ng isang cellphone na ginagamit ngayon para matugis ang mga nakatakas niyang kasamahan. Binili ko sa Quiapo, Manila. Tinawagan niya ako pupunta ka sa Molokpina kasi may mission delay. Na-recover din mula sa bag ng na-arrestong suspect ang isang baril, mga bala at magazine. Ang tanong, paano kaya ito naipuslit sa loob ng mall? Based on sa accounts ng witnesses, yung may nauna doon sa loob, tapos yung tumira, doon dumaan sa exit. Pipe wrench o liabe de tubo ang ginamit ng mga suspect para mabasag ang mga salamin sa dalawang tindahan ng alahas. Blanco pa ang pulisya kung paano ito naipasok sa mall dahil hindi naman pinapayagan sa loob ang pagbibitbit ng mga biniling hardware mula nang sumalakay sa iba pang mall ang sinasabing Martillo Gang. Enero noong nakaraang taon, pinasok ng Martillo Gang ang SM Mega Mall at gamit din noon ng mga kawatan, liabe de tubo na binili sa hardware. Mahigit 1 milyong halaga ng mga alahas ang natangay sa parehong tindahan, ang FNC Jewelry at ang Jeweler. Pagdating na Disyembre, naulit na naman ang insidente sa SM North EDSA. FNC Jewelry Shop din ang nadali at 5 milyong pisong halaga ng alahas ang nakuha ng di bababa sa 5 salarin. Naniniwala ang PNPCIDG na iba't ibang grupo ang nasa likod ng mga krimen, pero iisa lang ang style ang kanilang pagnanakaw. Nag-iiba raw ang kanilang modus at taktika, depende sa pinapatuban na security measure ng isang mall. Ang pattern nila, magkukunwari na sila is civilian lang na magmo-mall. Yung jacket ay nababaliktad o may suit na sila sa loob na pwedeng ano. So, yan naman ay magpapalit yan habang naglalakad. Oh. Naghigpit naman ang seguridad ang MOA matapos ang insidente. Marisol Abdurrahman, GMA News.